So Isabel, ano yung kanta na ginawa sa ni Sir Benny Sator? Ang Kaba po. Kaba? Yes. Yan ba yung kay ano? Kay Tutsi Ibarra? Yes. Yan. So, ready ka na ba na magkaroon ng comparison kung sino ang mas maganda version? Mga ganon? Yes, Lord. Thank you. Ano na bago sa kanta mo sa Kaba? Pinakinggan nito. Yung beat pa ng music, umiba po. Tapos yung voice ko, umiba din po. Kasi parang disco po kasi yung sa akin. Mas bago. Bumago. Ayan. Nung unang sabihin sa'yo na ito ang gagawin mong kanta, anong reaction mo? Nagulat ko and sobrang nervous ko. And ano, kasi alam naman natin lahat na Kaba is such an iconic song na pinumpos ni Sir Benny. But I am so honored and I'm so thankful for giving this kind of opportunity kasi madaming tao na mas magaling sa akin kumanta. Ganyan. Isa, kung sabihin na bagong version ka ni Sharon Cuneta dahil kasing edad mo siya, tapos ang daddy mo mayor din. Anong reaction mo? Nagulat din po ako. Kasi sabi, yan din po kasi sabi ng mom ko, hala, ganun ba? Reaction ko. So, naghahanap ka ng Gabby Concepcion? Younger version? Ilan taong ka na ba ngayon, Isabel? 15 pa. Bata pa pala, diba? Bakit? Kay friend. So actually yung kay Tutsi Ibarra, ano, pinag-aralan mo ba siya? Gusto mo ba siyang makakulang balang araw? Parang ganun pag nasa Pilipinas? Gusto ko talaga kasi ang ganda po kasi ng yung mga songs niya ginawa ni Sir Benny Sator noon. Bagay na bagay sa boses niya. Pero ano nagpapakaba sa'yo? ngayon di bukas. Kasi first time ko po kasi kumanta sa maraming tao. And I can't imagine myself makumanta sa may big stage tapos maraming tao na papanood sa akin. I'm so grateful. Sa mga kilig-kilig, kinakabahan ka rin? Lalo sa pag nakikita ang crush, mga ganon. Ngayon, ay wala ko kong crush ngayon. Pero dati mo meron. Sino? Kaklase. Talbok. Pero yung mga bagets sa main celebrity na tingin mo, kanino kakakabahan, kanino ka bang kakaklase mga kasal ko yung popular na bagets? Si Marco Masa. Marco Masa. Oh, bakit si Marco Masa? Kasi sobrang mabait po yan. Tapos magiging siyang sumayang, magiging siyang kumanta, tapos pogi din po yan. Tapos naglalaro pa siya ng COD, Call of Duty po, and sobrang galing niya. As in. Yes, no. So, sinubaybayan mo ba siya that time, nung panahon na nagbida siya sa Nathaniel nung araw? Opo. Napanood mo ba yon? Opo, napanood ko. Elementary po ako nung pinakulit. Talbo. Na-meet mo na ba siya? Wala. Hindi pa. Ayun. So, ano masasabi mo na maraming mga baguhan ngayon na pumapasok sa music industry? Anong kaibahan mo sa kanila? Anong gagawin mo para mas mapansin ka sa tingin? I will going to do my best po as a contract artist si Sir Benny Sator. I really should do my best. Kasi I've never experienced na mag-join sa singing contest, singing ganon. Kasi wala naman po kaming singer sa family namin and I'm the first. Ako yung nauna singer. Magkakaroon ba ng music video to? Opo, magkakaroon. Si Marco ba kasama? Gusto mong i-request yung Marco? Hindi na po. Bakit? Nahiya. Pero sino gusto mong makasama? Kahit sino na lang po kasi nag-i-enjoy naman yung kasi. Isabel, tawag nito. Eh, nawala tuloy ako. Tuloy mo. Ano? Bilang singer, anong feeling mo na ano na Benny Saturno ang ano nag-compose sa iyo? Nagulat po ako as a singer po. I really should do my best po kasi parang pahiya ko kasi si Sir Benny kaya I really should do my best and help myself din po at the same time. Nung i-record yung kanta mo, kumusta naman? Okay naman. Nahirapan ka ba? Hindi naman. Sino ang gusto mong makakulab na singer?
pag may chance na ano para sa kanta, sa concert, ganun. Si Belle na yan. Ay, oo. Oh, may album din si Belle, eh, di ba? Bakit si Belle? Kasi magaling po siya kumanta. And sobrang ganda po ng boses na kumanta po siya ng bagong video. Nag-famous din po sa TikTok eh, kasi pinapulit-ulit po yung kanta. Ayan. Fan ka niya? Fan, idol mo siya? Yes. Tapos ako nasa lang, friend. Anong binigay siya yung tip ni Sir Benny sa pagiging recording artist habang nire-record mo itong single mo ito? Wala naman po siya sinabi. Pero I think parang igalingan ko masyado kasi bago lang kasi ako matuto kung paano kumanta. 14 years old lang po ako. 1 year ago lang po yun. So I really should do my best po kasi natatakot ako baka mapahiya po siya. Hindi natatakot din ako baka mapahiya din yung family ko. And kaya ganun, I wish you okay, thank you. Good luck.